Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father Jesse. Ngayon po'y ating ginugunita ang kapyastahan ni Santa Teresita ng Sanggol na si Jesus. Ating pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Atin din pong isinasama ang lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito. Ama naming makapangyarihan, inilaan mo ang iyong paghahari sa mga nagpapakumbaba at mga bata. Gawin mong kami lakas loob na makatahak sa landas ni Santa Teresita upang pakundangan sa kanyang pagdalangin, mahayag sa amin ang kadakilaan mo kailanman. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Job. Pagkaraan ng matagal na pananahimik, nagsalita si Job. Sinumpa niya ang araw ng kanyang pagsilang. Ito ang kanyang sinabi, "Hindi na sana ako ipinanganak at sana'y hindi ipinaglihi. Bakit di pa ako namatay sa tiyan ng aking ina? O kaya noong ako ay isilang niya? Bakit kaya ako ay ipinagheli pa, inaruga, inalagaan, binuhay sa dibdib niya? Kung namatay ako noon, ako sana'y tahimik na. Mahimbing na natutulog, wala nang iniisip pa. Katulad ng mga hari at tagapamahalang pumanaw na nagtayo ng mga palasyo ng kanilang kapanahunan. Sana tahimik na ako tulad ng mga pinunong nakapag-imbak ng ginto at nakatipon ng maraming pilak, o tulad ng mga sanggol na patay nang ipinanganak. Yamang sa libingan, wala nang gumagawa ng kasamaan, at ang mga taong pagal ay nagpapahingalay. Bakit pa isinilang kung magdudurusa rin lang? At bakit pa binuhay kung daranas ng kahirapan? Kamatay hinahanap, ngunit hindi masumpungan. Hinuhukay, dinudulang, parang isang kayamanan. Sa kanila'y ubod ng tamis nitong kamatayan. Bakit pa isinilang ang tao kung wala rin lamang kaginhawahan? Bagkos, hirap, kabi-kabila ang nararanasan.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamo ko't dalangin. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamo ko't dalangin. Panginoong Diyos, tumatawag ako sa iyo kung araw. Pagsapit ng gabi, dumudulog ako sa iyong harapan. Ako ay dinggin mo, pagdalangin ko ako ay pakinggan. Sa aking pagdaing, ako ay tulungan. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamo ko't dalangin. Ang kaluluwa ko ay nababahala at lipos ng hilahil. Dahilan sa hirap, wari malapit na ako ay malibing. Kabilang na ako niyong malapit ng sahukay ilagak. Ang aking katulad ay ang mahina na't ubos na ang lakas. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamo ko't dalangin. Ang katulad ko ay ang iniwanan sa gitna ng patay. Animoy nasawi na nananahimik sa kaniyang libingan. Tulad na rin ako niyong mga tao na iyong nilimot. Parang mga tao na sa iyong tulong ay hindi maaabot. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamo ko't dalangin. Dinala mo ako sa may kadilimang hukay na malalim. Ang hukay na iyaon ay isang libingan na ubod ng dilim. Ikaw ay nagalit at ang bigat nito'y sa akin nabunton. Ang aking katulad ay ang tinabunan ng malaking alon. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamo ko't dalangin. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang nalalapit na ang panahong iaakyat si Jesus sa langit, ipinasya niyang pumunta sa Jerusalem. Sinugo niya ang ilan upang mauna sa kanya. Humayo sila at pumasok sa isang layon sa Samaria upang ipaghanda siya ng matutuluyan. Ngunit ayaw siyang tanggapin ng mga Samaritano sapagkat siya'y patungo sa Jerusalem. Nang makita ito ni na Santiago at Juan, ay kanilang sinabi, "Panginoon, payag ba kayong magpababa kami ng apoy mula sa langit upang pugnawin sila?" Ngunit bumaling siya at pinagsabihan sila, "Hindi ninyo alam kung anong uri ng Espiritu ang sumasa inyo," sabi niya, "sapagkat naparito ang Anak ng Tao hindi upang ipahamak ang mga tao, kundi upang iligtas sila." At nagtungo sila sa ibang layon. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ganoon din po ating binabati ang mga nasa tahanan na ngayon nakikinig sa pamamagitan ng Radyo Totoo, ang Radyo ng Archdiocese ng Lipa, at ganoon din yung nakasubaybay sa atin na nasa Facebook Live po natin ngayong oras na ito.
na kasakasama natin. Sila'y kasama natin sa ating banal na pagdiriwang. Ating tingnan ng mga pagbasang ating napakinggan. Sa unang pagbasa mula sa aklat ni Job, ito'y kadugtong kahapon ng mga nangyari. Si Job ay dumanas kahapon o sa unang pagbasa, siya'y dumanas ng matitinding trahedya sa buhay. Sapagkat ang demonyo ay nakipag-usap sa Diyos. Ang sabi, kaya mo lamang pinagpapala si Job at siya'y matuwid at siya'y sumusunod sa iyo dahil pinagkakalooban mo siya, kaya siya'y sumusunod sa iyo. No? Sabi ng demonyo, kaya siya'y banal, kaya siya'y matuwid, kaya siya'y maganda ang buhay, kaya siya'y may magandang, sabi nga po, kahit ang kanyang mga asawa, mga anak, maayos ang takbo ng buhay, kung sa ating panahon ay maganda ang negosyo, malusog, maayos, sabi ng demonyo, dahil pinagpapala mo siya, kaya pinupuri ka niya. Bakit di mo subukang alisin ang lahat sa kanya? At siguradong susumpain ka niya. Yan ang sabi ng demonyo sa Diyos. Sabi ng Diyos, hinayaan niya, inalaw niya si Satanas na gawin ang lahat kay Job. Malibang sabi, huwag mo siyang papatayin. No? Anong ginawa ng demonyo? Inalis ang lahat ng ipinagkaloob sa kanya ng Diyos. No? Ang kanyang, lahat ng kanyang mga alagang hayop, nanakaw, ang kanyang mga ari-ari ay nawala, ang kanyang mga tauhan, mga alipi, pinatay ng mga kaldeyo, at ang kanyang anak na kumakain, biglang tinamaan ang kanyang bahay ng isang sakuna, namatay lahat ang kanyang anak at namatay din ang kanyang asawa. Siya na lang ang natirang mag-isa. Sipin niyo yon kung mangyayari yon sa atin, matinding trahedya. Para bang umuulan ng pagsubok sa iyo. Sunod-sunod. Ano? Kaya ito ang kanyang agony na ating napakinggan ngayon sa unang pagbasa. Naroon ang kanyang matinding kalungkutan. Kung sa ating panahon, depressed. No? Lungkot na lungkot. Kaya sabi niya, bakit pa ako isinilang? Bakit pa ako sinilang kung ako'y magdaranas din lamang ng ganitong uri ng kapighatian? Yan ang kanyang tanong. Bakit pa siya? Yan ay pitong sunod-sunod na sumpa niya. Bakit pa ako? Bakit pa? No? Tanong yan din natin. Ano? At siya'y lungkot na lungkot sa kanya. No? Bakit pa sinilang kung magdurusa rin lamang? At bakit pa binuhay kung daranas din ng kahirapan? No? Yan ang kanyang pinagdadaanan. Yan si Job. No? Pero, kita natin, sa kabila ng kanyang maraming panaghoy ano, sa kanyang buhay, ang laging dulo niya ay ang Diyos ang nagkaloob, ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos din ang may karapatang kumuha. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Yun ang magandang kanyang disposition. Kahit na sobrang hirap na kanyang pinagdaanan, ang sabi niya ay ang Diyos naman ang nagkaloob ng lahat ng ito. Ako'y isinilang na hubad, no? Ako'y babalik din sa alabok. Kaya sabi niya, purihin ang Panginoong Diyos. Kaya mga minamahal na mga kapatid, ano, anong pwede nating makita sa unang pagbasa? Na kahit na para bang umuulan sa buhay mo ng sunod-sunod na pagsubok, dapat ang tugon mo pa rin diyan ay hindi paninisi sa Diyos. Hindi mo sisisihin ng Diyos, Lord, bakit
Ito'y nangyayari sa buhay ko. Dapat sa dulo niyan ang iyong tugon, ang Diyos ang nagkaloob, ang Diyos ang nagbigay, purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos. Kaya mga minamahal, ano, ganyan ay, sabi ko nga po kahapon, yan ay, yung ganyang klase ng pagsubok sa buhay ng tao, yan ay temptation. Katulad ng kay Job, temptation yan. Yan ay sinusubok ka kapag dumating sa ganyang mga mabibigat na dalahin, talong higit, ikay may sakit, may cancer ka, may pinagdadaanan ka ngayon, yan ay pagsubok sa iyo, temptation yan, na sumpain mo ang Diyos. No? Yan ay mga ibinibigay sa iyo, temptation yan, katulad nangyari kay Job. Yan ay ginawa ng demonyo, yan ay ginawa ng demonyo sa tao para sumpain mo ang Diyos. Para ibagsak mo ang Panginoon at sabihin mong ang lahat sa Kanya. No? Yan ay pagsubok talaga na dadating sa huling pag nanalo ang demonyo ay di sinumpa mo ang Diyos. Sinumpa mo ang lahat. Kaya pagsubok yan. Kaya kung ikaw ay dumadaan diyan, may sakit ka na malubha, ikaw ay parang bumagsak sa iyong mga negosyo, ikaw ay parang bang namatayan ka sa iyong tahanan, yan ay pagsubok sa iyo, pinatitibay ka ng Diyos na mahalin mo pa siya, hindi mo siya sumpain. No? Yun nga lamang ang bigat sapagkat tayo'y marupok na tao. Mahina tayo. No? Tayo'y marupok, mahina bilang tao. Kaya titibayan ang pananampalataya at pananalig sa Diyos nang hindi ka madaig ng tukso ng demonyo na ang Diyos ay sumpain mo sa kabila ng mga pagsubok sa iyo. Tingnan ninyo ang mabuting balita. Narito si Jesus. Si Jesus ay ito ang kaibahan ni Job. Tsaka ni Jesus. Si Jesus ay papuntang Jerusalem. No? Papunta siyang Jerusalem. Anong Jerusalem? Anong mangyayari sa kanya doon? Doon siya magdadanas ng dinadanas ni Job. Ganyan ang kanyang dadanasin doon. Pero pupunta siya doon. Ano? Sa Jerusalem. Doon siya pupunta at doon siya magdadanas ng matitinding pagsubok at hanggang kamatayan. No? Pero siya ay pupunta. Hindi siya lalayo, hindi niya iiwasan. Yan ang Diyos. Dahil sabi niya, para sa kaligtasan natin. Ganyan ang Diyos. Handang magdusa, maghirap, para tayo ay iligtas. Ano? Kaya mga minamahal na mga kapatid, nawa, ano, sa banal na misang ito, kung ikaw ay isa sa mga parang si Job ngayon na nakakaranas niyan, tandaan mo, pagsubok ng Diyos sa iyo yan. Yan ay ang demonyo ay tinitingnan kung mananalo siya sa iyo. At katulad ni Jesus, dapat maging disposisyon natin, katulad ni Jesus, na kahit na ang pagsubok na ito ang magiging dahilan ng kaligtasan natin. Amen. Para po sa mga maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa huslo. Oh.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkaparangal kay Santa Teresita, ikaw ay aming dinadakila at pakundangan sa kapakumbabaan niyang iyong ikinatutuwa. Na iyong ikinatuwa, ang ginaganap naming paglilingkod ay kalugdan mo nawa sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si Santa Teresita ng Batang sa Jesus ay pinararangalan sa pamuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangasiwa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahangga ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol. Kaisa ng sambayan mong dito'y nagtitipon, kaya kaisa ng mga anghel na nagisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupunay sa iyong kadakilan, binaragi naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulak sa pilayay nagbalakat at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, to ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig
kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinisinis ang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Awitin natin ang Ama namin. Aming kami ay adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayang kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isasagawa pong second collection ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiosese ng Liba. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang ay magpaalab nawa sa aming pag-ibig na masidhing nag-ugnay kay Santa Teresita sa iyo at nagbunsod sa kanya upang idalangin kaawaan mo ang lahat ng tao sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petralcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Sa darating na January 2025 ay susuportahan ng pambansang dambana ang gaganaping 129th Plenary Assembly ng Catholic Bishop Conference of the Philippines o CBCP dito sa Arsidiocese ng Lipa. Bahagi ng paghahanda para sa mahalagang pagdiriwang na ito ng mga obispo ng Pilipinas. Kami po ay kumakatok sa inyong mabubuting puso upang matugunan ang mga pinansyal na pangangailangan. Mayroon po mga sobre na ipinamimigay ang ating mga tagapaglingkod para sa inyong mga handog na lubos nating pasasalamatan. Ang inyong tulong at panalangin ay malaking bahagi sa pagtatagumpay ng pagpupulong na ito. Maraming salamat po. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 10 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan.
upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, buhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Mayo kayong lagi sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Puso namin ay handog, ihatid mo kami sa langit.